next last three. Bakit ang network marketing ang bagong trend ngayon? Diba? Pwede naman pass. Boxing. Pwede naman boxing. Pwedeng, diba? Pwede naman sports. Sa business, I think, ano, because of technology, siguro dahil yung mga ginagawa ng tao, nagagawa na ng robots, tapos yung communication because of internet, napagaan ang communication, tapos nagkakasakit na ang tao, ang network marketing, ang mga supplement ang mga products, and siguro of course of awareness ng tao na pag siya nag-empleyado, wala talagang mangyayari sa buhay niya. Yung siguro nagising na rin yung parang matagal na pag nakatulog ka na parang, ah, okay, slave lang pala ako. At the end of the day, na-realize mo na, ah, tagal ko na palang slave. At, di ba, tagal ko na palang ito lang, pinagagawa ko pala to sa pangarap ng ibang tao, hindi ko pala pangarap. I think because of freedom na binibigay, yung concept ng network marketing na bibigyan ka ng freedom, ng education na yon, kaya naging trend siya ngayon. At dahil nga mura, makakapag-negosyo ka, i-educate ka pa, kaya uso siya ngayon. Kayang gawin kahit sino, yung requirements, napakababa. As long nangangarap ka, willing kang matuto, yes. Go. Tama ba? Yes. Diba? Eh ano ngayon kung grade 1 ka? Eh ano kung high school ka? Eh ano ngayon kung tatay ka? Eh ano kung nanay ka? Eh ano ngayon kung may asawa ka? Eh ano ngayon kung, di ba? Wala. Binibigay yung opportunity to sa lahat na tao. Walang, alam mo, walang mabigat na requirements. Basta mapangarap ka, go. Hindi ka i-discriminate kung pangit ka. Hindi ka i-discriminate kung mababa ka, kung pangoilong natin, kung matangkad. Di ba? Sa iba, grabe discrimination. Una pa lang dapat high school, dapat marunong mag-English. Para yung sa ibang, I think sa ibang industry yung ino-offer na pagyaman. Di ba? Una mag-artista ka, yayaman ka, pero ang requirement isang katutak, sobrang bigat. Dapat mistiso ka. Di ba? Kung magpapamistiso ka ngayon, magkano nagagastusin mo? Di ba? Ilong pa lang, di ba? Magkano na? Di ba? Kung nakadapa siya, papatayuin yan, naku, tindi yan. Mga, na-realize nyo ba? Na dito, parang angga-angga na. Pero ang disadvantage naman, dahil parang ang dali-daling makapasok, kunti ang requirements, yung iba, parang easy-easy lang. Parang hindi masyadong binibigyan ng value. Pero yung potential ng industry nito, sobrang, sobrang laki. Sobrang laki. Pero yun yung sobrang laki. Yan lang, yun, nakapasok na po kayo, ginagawa natin. Sa akin, tayuan nyo. Kasi napakaganda nitong industry nito. Tama po. Yeah. Yeah. Last one. Last two. Ang maganda, isa pa, habol ko, di ba? Parang hindi siya nagbe-base sa potential mo, sa kakayahan mo eh. Kasi ako, ang daming mas magaling sa ilalim ko, parang na-counted. Di ba yun isa yun sa kaya trending? Tapos, di ba, hindi ka marunong mag-African, pero magkakaroon, magsalita ng salita sa Nigeria, pero nagkaroon ka ng grupo sa Nigeria. Yes. Hindi ka marunong, di ba? Hindi ka, di ba? Nagkaroon ko ng grupo iba-ibang lahi. So yung mga yung concept ng ganun, sobrang ganda talaga eh. Kahit ano gawin mo, di ba? Hindi ko nga matanggap, pero totoo eh. Ha? Mayroon akong grupo dyan? Ha? Talaga? Hindi ko nga matanggap na, di ba? Pero totoo, no, pagpunta ko na, sabi ko nga, sa dulo ng New Zealand, doon na sa may, di ba? Rotorua, puro bundok, puro, doon na lang sa may Queenstown. Mayroon ako po applying kapatid dyan, kausapin mo naman. Sabi ko, wala na ako. Nandito na ako sa Taupo. Nandito na ako ngayon sa Tikapo. Pero pare, kamukha mo yung mga tao doon.